Eto, yung bentahan ng bulaklak sa Dangwa. Tumatanghali na eh, nagmamahal na raw. Check natin dahil naroon pa rin si Susan Enriquez. Good morning, Miss Sue. Arnold Villa, mula kanina madaling araw, walang pagbabago yung dating ng mga tao dito. Actually, para mas lalong kumakapal ngayon at yung mga nakikita natin bumibili na bulaklak dito, bungkos-bungkos na talaga, no? Sabi na iba, bagamat bahagyan ng tumaas, 20 pesos ang itinaas ng bulaklak, medyo nakakahagil pa rin sila, nakakatawad pa rin sila ng at least hanggang 10 piso. Gaya ng katabi natin ngayon, galing pa kayo sa taga? Marikina po. Taga Marikina. Opo. At bungkos-bungkos ang dala niyong bulaklak. Opo. Bakit po kayo dito bumibili? Mas mura kasi dito sa Dangwa. Medyo talagang nakakatipid. Pangalan ang balik nyo na. Opo. Ito nakita kong dala niyong bungkos. Kayo na lang mag-aayos niya. Oo, kami yung mag-aayos ito sa simenteryo. Ito ho ba pang sariling gamit nyo lang? Pang pamilya lang? Hindi ho, pang sarili. Sa amo namin to. Pinamili lang. Wala, hindi kayo nagbebenta? Hindi po, hindi po. Itong gusto naman, medyo makapal na tao. Oo, ang daming tao. Konting ano, konting tiyaga. Talaga. Okay, salamat sir. Ginugutom na kami, wala pang almusal eh. Salamat. Salamat po. Nako, alam mo, salamat po sir. Ay, uwi pa kayo. Di ba, lifted na ho ang coding. Anyway, alam nyo ho, pag ganito hong Los Santos, pagkaundas, ang nakakatuwa ho dito pag namimiliki sa Dangwa, nagsusulputan yung mga kakaibang klase ng bulaklak. Maliban ho doon sa mga bulaklak na alam na ho natin, alam ba, mga orchids, rosas, yung mga ganyan, mga gerbera, yung mga nakikita ho natin kapag kaundas. Lumulutang ho dito yung ibang klase ng bulaklak. Gaya ho, na ipapakita ko sa inyo ngayon, eto ho, yan. Pag tinignan mo sa ibabaw, para hong may strawberry, di ba? Ito po ay galing ng Fami Laguna. Tort. Ang tawag ko dito, tort. Tatlong piraso po nito ay 50 pesos. Ayan, tatlong ganito, 50 pesos lamang po. At ito daw po ay tatagal ng dalawang linggo. Kaya medyo makakatipid, no? Para talaga merong isang strawberry inilagay. Pero hindi po, bulaklak po yan. Ito naman po, ang bawat piraso po nito, yung gaya ng hawak ngayon, ito po mabibili ng 35 pesos. Ang tawag ho dito ay bignay, pero hindi ho yung bignay na nakakain. Ito po yung isang klase ng bulaklak na nabibili din ho dito sa Dangwa. Ito naman ho, ang tinatawag na swap dragon, medyo kakaiba din ho ang itsura nito, 250 pesos po. Ang bawat anim na stems gaya ho nitong hawak ko yan. Meron din hong iba-ibang kulay nito, yan. Ito yung tinatawag naman na matiola, yan. Ang presyo naman po nito ay 150 bawat tatlong stem, ibig sabihin 50 pesos bawat stem niyan. At ito naman ho yung tinatawag na amarantos, ayan, no? Parang ano, parang uod na mataba, ayan, ha. 100 pesos ho ang isang bungkos niyan. Ito gaya kulay ano ito eh, maroon, ayan. At syempre, ito rin ho, important ho ito, yung dancing lady. Galing daw ho ito ng Thailand na mabiling-mabili din ho ngayon dito dahil napakaganda ho ng kulay niya. Galing ho ito ng Bangkok, Thailand. At ito ay mabibili dito ng 150 pesos. Ngayon, mapapansin ho natin dito ngayon, medyo konti na lang yung tumatanggap ng labor. Hindi na ho sila masyadong tumatanggap ng mga nagpapa-arrange ng flower. Karamihan sa mabibili ho natin, naka-ready na, naka... Kumbaga pag binili ho ninyo, dadalhin nyo na lamang, hindi nyo na kailangan ayusin. Sabi ho ng mga nagtitinda, mas focus nila ngayon yung pagbebenta ng bulaklak, hindi na yung pag-arrange ng flower dahil mas marami nang ho talaga ang dating ng mga namimili ngayon. Gaya ho dito yung mga silamanong. So, hindi na kayo nag-arrange? Hindi na po masyado, ma'am. Bakit po? Kasi ano yun, mas kailangan po yung gato, mas binibili nila. Mas mabili na yan. Saka mas mauubos yung oras nyo ba? Ganon? Opo, opo. Pagka nag-arrange pa? Kasi marami pong tao. Eh. Maraming tao. Ayan. So mga bungkos-bungkos. Ano to? Galing pa ba ng saan to? Baguio, ma'am. May mga darating pa ba? Sa tingin ko, meron pa mamayang gabi. Kumusta magiging presyo niyan hanggang mamayang hapon? Magiging fix pa rin. Fix pa rin? Opo. Kung tataas, mga magkano? Siguro mga 10 lang ganun. Ano mga bulaklak ba usually tumataas ang presyo? Taray dito, ma'am. Malaysian. Ito niya. Ito, tumataas ang presyo niya kasi mabili. Opo. Okay, so yan po ang sitwasyon ngayon dito sa Dangwa. Ako, kung pupunta ho kayo, medyo talagang ano ho, mula ho nung dumating kami kaninang madaling araw, mga 4:30 hanggang sa mga oras po ito, wala hong pagbabago ang kapal ng tao na talaga naman parang nagpa-panic buying. Parang lahat ho ay nagmamadali para makabili na ng bulaklak na dadalhin nila sa puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Balik sa'yo, Arnold Pia. Maraming salamat, Susan Enriquez.